Michael Jordan, inalok ng $7 million na katumbas ng halos 350 million pesos. Yes, tama ang inyong narinig. 350 million pesos at ang kapalit lamang nito ay makapunta siya ng Pinas. Ang laking pera noon, di ba? Pero ang malaking katanungan ngayon, umayag nga ba si Jordan sa alok na ito? At sino naman ang Pilipinang nag-alok sa kanya? Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan! LeBron James, Kobe Bryant, Kevin Durant, Stephen Curry at marami pang sikat na pangalan sa NBA. Ilan lamang sila sa mga player na dumalaw sa Pinas para sa kanilang mga fans. Noong May 3, 2020 ay inulat ng Philippine Star ang rebelasyong inihayag ni David Falk. Si David Falk ay isang sports agent. Ang mga sports agent ay ang mga representative ng mga atleta. Kumbaga, sila ang humaharap sa mga endorsement, kontrata at ilan pang mga mahalagang deals ng mga atleta. Halos 100 na NBA player ang namamanage ni David. Sa trabahong ito, kumikita siya ng malaki. Ayon sa CelebrityNetWorth.com, umabot na sa $50 million ang net worth ni David. Ito ay tumbas ng halos 2.5 billion pesos. Ayon sa revelasyon ni David, meron di umanong isang Pilipina ang nag-alok kay Jordan ng 350 million pesos para pumunta ng Pinas. Hindi upang maglaro ng basketball, kundi maglaro ng golf. Alam naman natin na naging libangan na ni Jordan ang paglalaro nito, lalong-lalo na nung siya ay magretiro sa NBA. Katunayan nga, sa sobrang pagka-passionate niya rito ay nagpatayo pa siya ng sariling yayamaning golf course sa Florida. Ito ang The Grove 23. Halos 80 katao lang ang miyembro rito mula nang ito ay buksan noong 2019. At naniniwala ako na mga bilyonaryong tao ang miyembro nito. Marahil naisip ng mayamang Pilipina na baka pumayag si Jordan sa alok na $7 million. Since passionate naman ito sa paglalaro ng golf, isang araw lamang nalaro ang nakasaad sa alok na ito. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Jordan, mukhang madali lang, di ba? Mag-e-enjoy ka na sa laro at isa pa eh, magkakapera ka ng malaki. Pero mukhang hindi umubra ang alok ng naturang Pilipina dahil tinanggihan ito ni Jordan. Well, kung ikaw si Jordan, tatanggapin mo ba ang alok na iyon? Please comment down below kung ano ang iyong kasagutan. Hashtag yes or hashtag no. Ito ay patunay lamang na mahirap talagang hilain papunta sa Pilipinas ang The GOAT ng NBA. At sa napakaraming sikat na atleta ng naturang liga, ay tanging siya lamang ang tumatanggi na pumunta sa ating bansa. Ano kaya sa tingin nyo ang kanyang malalim na dahilan? I-comment nyo na yan sa baba. Thank you so much for watching. Peace out! Boom!